Home visitation na po mi karong adlaw. Di mi karong San Antonio. So ang nahitabo karon si Madam munaog aning bakilid oh tanawa ni. Bakilid nga gihanan ni ba? Oh. Kani panaog dito. Munay i-performance task ni Madam kay mag-home visitation siya siyang estudyante. Yang estudyante to dapat dito banda anak ka ng mga balay na diha yang estudyante. So ako bilin lang ko dire tungod kay magbantay ko sa akong Lamborghini, no? So bilin lang ko dire. Ayan, meron akong Lamborghini dire gawas unya si Madam pagkahaman niya performance task munaog siya aning agihanan kani. Subay na siya ng pathway. Padulong anak nga kabalayan kanang nadiha o. Kanang nadiha. Di lang makita kay tabunan og mga kahoy. So kita bilin na tadiriani, no? Kanaw na to si Madam kay mag-performance task kaya muna o ganang anang kuan. Mag-performance task na ang maestra. Kay home visitation man ron. So performance task kaya ganang unsaon gani pag naugog ganang bakilid. Mugawas iyang pagka-scout ranger karon. Samtang nagpaabutan Madam. Basically there will be three types of employees. We have what we call the omitted employee. We have the what we called compliant employee, and we have the what we called resistant employee. What's the difference between the three? Once you will say committed employee, these are those employees that if ever you will try to give them some directions, they are committed with their work, in which they gives all the heart and all their talent to do the task without any hesitation to whoever will be that gives them the instruction. So, ibig sabihin, they do it because they find it beneficial for them and for the company. So, mga ganyan. And then, there it comes the second type of employee, which is the compliant employee. Ito namang si compliant employee is somewhat like there is a hesitation on his or her part why he have to do these things. Ibig sabihin meron siyang reservation. So reservations in a sense na parang meron siyang question with whether the authority or sa utos mismo of a certain authority. But because he think na employee mangun siya, so what he or she did is to just perform the assigned task to be done. So ibig sabihin parang wala siyang choice but to do these things. So eventually kahit may tanong siya at may hesitation siya, gagawin niya pa rin at the end of the day. And of course we have this the what we call the resistant employee. Itong tinatawag natin ng mga resistant employee, these are those employees na meron silang mga tanong, meron silang mga hesitation. At the same time, wala na silang planong gawin talaga yung utos that is being given to them by a certain authority. So, ang nangyayari, hindi niya talaga gusto or hindi siya pabor to perform these things. And he will not do the assigned task given to him or her. Diba? Yun yung tawag natin, the resistant employee.
During this time of pandemic, ang hirap. Ang hirap ng sitwasyon. Teachers, nahihirapan sa sitwasyon. Maybe not all, pero there are some. Students din, nahihirapan din sa sitwasyon. Kahit ang mga parents ay nahihirapan din sa sitwasyon. Pero, of course, dahil nga sa sitwasyong ito, ang kailangan lang talaga is teamwork. Ibig sabihin, kailangan nating pagtrabahoan ito lahat. Hindi pwedeng si teacher alone lang, hindi pwedeng si student alone lang, hindi pwedeng si parents alone lang. But instead, it is now a collaboration of different stakeholders. So, kailangan magsama-sama ang lahat ng taong involved for the education process here in the Philippines dahil nga sa pandemic na ito. We need the teachers because sila yung mag-i-educate ng mga bata. Diba? Sila yung nagbibigay ng knowledge kung ano dapat ang mauunawaan ng mga bata. Kailangan natin yung mga bata kasi sila yung minomold natin since sila nga yung tinatawag natin na next in line, hindi ba? At hindi naman pwedeng ma-stop yung learning dahil nga sa sitwasyong ito. So even it is hard, teachers and different institutions are finding different ways para lang talaga maipagpatuloy natin ang education system natin. And then of course, kailangan natin ang help ng parents. Kasi, it is the parent who will be assisting their children or their student. Kasi nga, blended learning tayo or purely modular type of learning tayo. So basically, the one that will help them understand the content of the topic doon sa modules ay itong si mga parents. Even though, there are some instances na mahihirapan siguro si parents to discuss a certain topic, especially pag hindi niya naabutan yung ganong mga topic. But of course, I know that parents on their side are also doing its best para talaga ma-explain ito. Kasi may mga parents talaga na very supportive talaga with their student to learn something, hindi ba? So it is a hand-in-hand task that shall be done by each and every member of the organization. Nang sa gayon ay makamit talaga natin kung ano yung pinaka-target natin, which is to let the students pass this school year smoothly and learn something out from it. They will try to deal with regards learning in this time of pandemic. Diba? Even though I know na medyo less yung kanilang concentration on their different subject in this time kasi nga wala naman sila sa classroom, there are ang daming distractions, especially if they will be doing their job. But of course, dito natin makikita of how the students and parents will find its way para talaga maintindihan at ma-achieve yung pinaka-target natin that students will learn in this type of delivery mode, learning delivery mode. Okay, we will continue the discussions lang after kasi andito na si Angie. Alibi, lingkod siya, Dri, oh. Nag-discuss mong good ko, Dri, be. O kanang, siyempre, lingkod siya. Wapamantay lingaw. Kumusta man to ang imong pagbisita dito dapit banda sa imong performance task? Okay lang. Nakapabasa ka? Nay, medyo okay na ang basa. Pero unsa may masulti ni mo nga nag-discuss ko diri kanina ba kanang three different types of employee, katong gitawag nga committed employee, katong compliant employee, o resistant employee. So ako lang iklaro sa imo ha, nga once mag-iskot ang committed employee, these are those employees that walk an extra mile from the functions nga naka-assign sa ilaha. Kanang gitawag na itong compliant employee, muna sila nga mga employee nga
ila gi-perform ang ilang task pero wala sila nag-work an extra mind. Basta lang ma-perform lang nila ilang task sa employee. Okay na yun. Kung napot ay gitawag ang mga resistant employee nga kanis lang ang mga employee kanang mangutana gani sila nganong buhaton pa man nato na? Halimbawa kanang mag-home visitation, nganong mag-home visitation pa man ta? Nga pwede na mag-de? Di ba yung nana ba? Kung ikaw ang papilyon, on sa mga pricing employee? Committed, compliant, or resistant employee? On sa kaan? Committed. Tama. Ako, makasulti ko sa imuhang side nga, you are an example of a committed employee. Tungod kay, you walk an extra mile. Ang directions is for you to perform home visitation. Tama na imong gibuhat karon. Kung kanalang tanay mong gibuhat nga nag-home visitation ka, nga nagpa-reading ka, kana compliant na siya. Pero namang good tayo gitawag na nag-walk an extra mile ka, nag-walk an extra mile siya kasi sometimes nag-bit-bit siya o kanang murag na siya reward system ba. Nga for those students who are performing their assigned task yun as a student, nag-bit-bit siya o kanang mga present. Oh, na siya present nga ginahatag sa estudyante. So that is an example of walking an extra mile para murag mainganyo ni mo si estudyante ba nga mag-perform siya ang task, di ba? So, mato na po Miss Picas Balay. Balikan daw mo, to na mo dito. Kaya nasa ihatag po nga present dito nga Balay. So, mga to na eh. Kaya humanaw kong banta si Lamborghini. Kaya niabot naman eh. No? Thank you! Ano to ka? DJ Jarin, live on the mix! DJ Jarin!